Guys. Okay, guys. Guy. Oh, guy. Jacob. Thank God. Already. Mga bakla daw. Gay. Understand? Hmm? Only in Philippines ano, only in Philippines lang yung mga gay couple? Wow! Sinishame niya po ang LGBT. Hello, lovely people! It's me again, Jenna Cariñosa, and welcome, welcome, welcome back to my channel. Siguro guys, alam nyo na yung nangyayaring issue sa pagitan ng Pilipinas at Korea ngayon. Actually, hindi naman talaga siya sobrang big issue pa dahil nangyayari lang siya online. Pero nakaka-alarma na siya mga besh. Hindi mapuputol itong issue na to hanggang hindi tumitigil itong isang specific Korean na ito guys sa pangbabastos sa mga Pilipino. Unang-una, syempre yung pinunit niya yung Pilipinas. Philippines flag natin, dinuraan, inapakapakan, yon yung unang issue niya. And then, naghihintay tayong mga Pilipino na mag-public apology siya. Pero hindi nangyari. Mayroon siyang pinost na video na hindi siya mag-public apology o hindi siya mag-hingi ng sorry sa Pilipinas, sa mga Pilipino, dahil sila daw ay mas malakas at mas mayamang country. Dapat hindi daw sila matatakot sa atin. And alam nyo ba na ngayong gabi, may nag-send na naman sa akin link. And pinanood ko siya, onting-onti pa lang guys, tapos parang ganun no, sobrang bakit ganito tong taong to? So bago tayo magbigay ng iba pang mga komento at opinion, sabay-sabayin muna nating panoorin. Eto, simulan na natin guys ha, sabay-sabay tayong mag-react. O anong klase ba to? Ay, bakit wala na? Ngek. Ulit, ito, start. Hey, come here. Give her money. Give her money. Give her money. Uh-huh. Understand? Okay, okay. Shut up, shut up. So, ina-acting niya, tinutukoy niya dito na ina-acting niya sa Pilipinas, hold-upper. Diba, ganun yung mga hold-upper? Mas mukha pa siyang hold-upper. Okay. Hey. Oh, sex girl. Nag-i-English na siya ngayon, no? Oh. Manyakis naman yung tinutukoy niya doon, guys. Biglang nang hipo ng boobs. Hi, girl. Oh. Eto, mukhang manyakis pa rin to. Check. Oh, nag-gets nyo. Yung kinuna ng picture. Ibig sabihin, ganun yung ginagawa daw ng mga Pilipino, ba? Kinukuna ng picture, tapos ganun. Grabe to, grabe. O ano to, parang adik eh. Kainis. O yun, yung pinakahuli niya, mandurukot. Malinaw naman, di ba, na may kinuha tapos ibinulsa ng durukot. Pero dun sa pangalawa at pangatlo, ang tinutukoy niya dun, guys, yung manyakis. Alam mo yung mga catcalling. Hey, girls! Nag-i-English na siya ngayon, di ba? Parang pinag-aralan niya talaga yung mga acting niya. Tapos, biglang nang hipo. Tapos, yung nanguha ng picture. So, masakit isipin, pero mayroong mga ganun din naman talagang nangyayari dito sa Pilipinas. Kunin ng picture. So, yung parang yung mga nakikita niya lang dito sa Pilipinas, nakikita niyang puro bad. Parang wala siyang alam na maganda about Philippines. Continue natin. Huh? O, ano nangyari na? Na-epilepsy na ang busit. I wanna cocaine. Ah, cocaine. Cocaine. Drug addict naman ang tinutukoy nito. Give more cocaine. Give more cocaine. Give more cocaine, though. Thank you very much. Thank you very much. Pa, hindi ganun Pilipino, ha?
Grabe, acting ni to so. Ouch! My nose! Grabe guys, mga addict naman yung tinutukoy niya, mga drug addict. My son. My son. My son. Kiss me. My son. Shit. Come, visit ka. Gago. Parang tinutukoy naman dito, guys, yung abuse. Uy, mayroon po kaming child protection dito. Bawal na nga dito yung mga teacher nga. Bawal nang ipahiya yung mga estudyante. Bawal nang kahit pipikin mo lang, pingutin mo man lang. Pwede nang kasuhan yung mga magulang. Pwede mong i-report. Grabe, hindi ganito. Puro yung ano. Saan niya ba nakita itong mga to? Grabe naman itong taong to. Guys. Okay, guys. Guy. Oh, guy. Jacob. My God! Only mga bakla daw. Gay. Understand? Hmm? Only in Philippines black. Ano, only in Philippines lang yung mga gay couple? Wow! Sinishame niya po ang LGBT. Oh my God! Sinasabi niya mga bakla yung dito sa atin na pinapayagan yung ganun. Same-sex marriage. Oh my God. Grabe, I'm speechless. Kung anong klase, kakitid ang utak ng taong to. Where from? Korean? Korean? What the fuck? What the fuck? Wow! May nabalita na ba kayo ditong binugbog na Koreano? Korean? Ano? Ano? Hindi ko nag-gets yun. Ano yung sinasabi niya? Miyak? Ano? Ano ulitin natin yung last part? Hindi ko masyadong nag-gets. Nag-react ako eh. What the fuck? Eh, binubugbog. Wala pa tayong binubugbog na Korean dito. Wala akong nababalitaan. The end. Hindi ko mag-gets talaga tong huli kung sino yung tinutukoy niyang umiiyak. Tayo, mga Pilipino, iyak lang sa mga pinagagawa niya or umiyak lang yung binubugbog natin. Yun, guys, grabe. Alam mo bang wala siyang alam na maganda about Philippines. Puro lang yung mga nakikita niya, yung mga masasama. Siguro sa internet niya lang 'to nakikita eh. Hindi pa 'to nakarating ng Pilipinas, malamang. Kasi yung mga Koreano na nanggaling dito sa Pilipinas, nagustuhan nila yung Pilipinas, 'di ba? Kasi marami namang mga magagandang treats talaga dito sa Pilipinas. It's more fun in the Philippines pa nga pino-promote natin. Pero yung mga alam niya, mga manyakis, mga holdupper ng bubugbog. Child abuse, may isa, tapos bubugbugin. Wala, kasi nare-report na yan, inuhuli na yan, guys, yung ano, hindi totoo yung mga pinopromote niya na yan, yung mga sinasabi niya na yan. Tapos yung gay couple, wow, nangyayari na yun buong mundo, actually, buong mundo, nangyayari na yan, tinatanggap na ng lipunan yan. At saka, parang wala namang bakla sa inyo. Hello? May bakla din sa mga Korean, no? Pupunta pa nga ng ibang bansa para lang makapagpakasal. Ganon. Dito sa Philippines, wala pa namang ganon. Same-sex marriage, wala pang ganon. Pero hindi na masyadong binabatikos yun yung mga ganon. Noon ng panahon.
Pero ngayon, tinatanggap ng same-sex marriage, dito wala pa. Oh. Tinatanggap na yung parehong couple na parehong sex. Depende pa rin sa opinion ng iba, pero yung siya, pinapublic shaming niya yung ganung klase ng relationship. Only in Philippines pa, binanggit niya pa ng ganun. Goodness. Hindi mo talaga malaman kung anong klaseng pag-iisip meron siya. Kahit ayaw mo siyang patulan, ang sinasabi lang naman namin, huwag niyong papatulan yung pagpupunit ng flag. Pero yung mga ginagawa niya, pwede niyo nang patulan to. Para, pwede niyo nang siyang i-trash talk, guys, kasi hindi siya tumitigil eh. And, pwedeng manawagan sa kanyang mga family relatives. Gawa naman sana nila ng paraan na tumigil siya sa mga pinagagawa niya. Yung mga nakakakilala sa kanya, kumari, i-report nyo na sa kinauukulan nyo dyan sa Korean government, sa government ng Korea. Gawa nyo na po siya ng paraan na mahinto kasi pwede talaga siyang mag-cause ng war. Sa mga pinagagawa niya, sobrang lumalaki na yung issue, dumadami na yung galit. Kahit gusto nating kalmahin yung sarili natin, napigilan, naunawain na lang. Patuloy siya sa pagpo-post ng mga ganun. Kahit sabihin mong, wag na natin i-share yan, hindi maiiwasan eh. Kasi hindi mo rin masasabi yung isip ng mga Pilipino, i-share talaga at i-share nila ng ganyan. So, talagang magagawan lang ng paraan to, pag pinastop na doon, government ninyo, pigilan nyo na si Jetler or si Hitler, kung ano man pangalan niya, kasi yung pangalan ng account niya. Gawan nyo ng paraan na po, kung maaari lang, tanggalan nyo na ng internet connection niya para hindi na makapag-post. My gosh! Nakakasira na siya ng ano eh. Alam mo yun, sinisira niya talaga yung Pilipinas. Pinopromote natin yung it's more fun in the Philippines, tapos ganun yung mga pinapakita niya. Eh maraming nanonood dito, hindi lang sa Pilipinas, guys. Kasi kung makikita ninyo sa YouTube, magsa-search kayo ng mga reaction videos, maraming gumagawa ng mga ibang lahi, ginagawa ng reaction video yung mga ginagawa niya. And ganun yung makikita nila, ganun yung gagawa nila ng reaction. Bad, magiging bad impacto para sa Pilipinas. So, sa atin namang gobyerno, kung sino yung spokesperson ng Korea dito, kontakin nyo na po yung Korean government nyo na magawa na to ng paraan. Suggestion lang naman. Diba, guys? Kasi, sobra na talaga. Pwede nyo na tong umaari lang. Dali nyo na to sa mental. Para hindi na mag-create ng mas matindi pang gulo sa pagitan ng mga bansa natin. Kasi mahal namin ang Korea and alam naman namin na mahal nyo rin ang Philippines. Ito lang talagang taong tong sobrang naninira. So, hindi ko alam. Crazy. Kung ano itatawag sa kanya. Psychopath. Ano ba? Kasi naninira siya. Hindi lang isang flag ang sinira niya. Marami na siyang sinisira ang bansa. And ngayon nagpo-focus siya sa Philippines. Kasi maraming mga Pilipino nagko-comment sa kanya. Ginagawan siya ng memes. Ganun. Parang ini-enjoy niya yung pagiging famous niya. Tuloy-tuloy, nag-research to eh. Nag-practice pa to. Anong mga sasabihin niya sa harap ng camera, yung pag-i-English niya ng give me your money, give me your money. Shut up. Ganyan pa. Nag-research niya talaga yung mga pwede niyang ibatiko sa ating mga Pilipinas. So, yun lang guys. Konting kalma pa ba? I-advise ko pa ba yung kalma? Kasi ako nagigigil talaga ako sa kanya eh. So, that's it guys for this video. And don't forget to subscribe and like this video. Click the notification bell para sa sunod na upload ko. Updated ulit kayo guys. Mag-update ulit ako, promise. Hihintayin talaga natin kung ano yung magiging action sa kanya ng government nila guys. Kaya i-update ko kayo lagi. So bye-bye for now.